Magpatuloy tayo sa kwento natin. Naiba ang alamat ng mga sulod tungkol sa simula ng mundo. Sa gunita nila noong unang panahon, may kwento ng isang malungkot na pag-ibig. Kaya nalikha ang lupa, ang dagat, ang mga hayop, ibon at isda. Ang alamat ng pag-iibigan ng mga batalang sinatungkong langit at alunsina ay una kong nabasa noong 1959 sa muling salaysay ni F. Landau Cano, isang pioneer na antropologo natin na nagsaliksik sa lipunan at kultura ng mga sulod sa gitnang panay. Sa kanyang librong Outline of Philippine Mythology noong 1969, dinagdagan ni F. Landau Cano ang impormasyon niya tungkol sa mitolohiya ng mga sulod. Higit sa lahat, ipinaliwanag niyang may grupong lalaki at may grupong babae ang mga batala ng mga sulod. Si Tungkong Langit ang pinakamakapangyarihan sa grupo ng mga bathalang lalaki. Si Alunsina naman ang pinakamataas sa mga diwata o bathalang babae. Sa gayong pananaw ay pwede nating ituring na isang importanteng pangyayari ang kwento natin ngayon tungkol sa pag-ibig ng dalawang pinakamataas na bathala sa mitolohiyang sulod. Sa ating kwento, misteryosa si Alunsina. At ang totoo, dahil sa kwentong ito ay naging paboritong sagisag ng lakas ng kababaihan si Alunsina. Isa siya sa mga tauhang babae ng ating mga alamat na kinagiliwan ng mga feminista dahil may sarili siyang pag-iisip at hindi napailalim sa kapangyarihan ni Tungkong Langit. Palatandaan si Alunsina sa katutubong mataas na pagpapahalaga ng lipunang Filipino sa babae. Gayunman, dapat din nating ikatuwa na ang matinding lungkot ni Tungkong Langit ay naisalin niya sa kanyang mga malikhaing gawain. Dahil sa kanyang pighati at pangungulila, ay nalikha ni Tungkong Langit ang maraming bagay mula sa kawalan. Nakalikha siya ng daigdig na kilala nating daigdig natin ngayon. Pakinggan pa natin ang pagkukwento ni Earl Figuracion. Naniniwala pa hanggang ngayon ang matatanda sa panay hinggil sa mahiwagang pag-ibig ni Tungkong Langit at Alunsina. Naniniwala sila na marami dito sa ating daigdig ang nabuo dahil sa kanilang pag-ibig. Ayon sa kanila, ni walang langit o lupa noong unang panahon sa simula. Mayroon lamang walang pusod na kalaliman at walang hanggang kalawakan. Isinilang mula sa kailaliman ng walang anyong kawalan na ito, sina Tungkong Langit at Alunsina. Kung paano, hindi nila alam. Natatandaan lamang nila na umibig si Tungkong Langit kay Alunsina at nag-isang dibdib ang dalawa matapos ang mga siglo ng pagliligawan. Nanahan sila sa pinakamataas na pook sa kalawakan, kung saan laging maligamgam ang tubig at mahinhin ang simoy. At doon, itinatag ang unang kaayusan ng mga bagay-bagay. Isang bathalang masipag si Tungkong Langit. Isinaloob niya ang tungkulin na isaayos ang kilos ng sanlibutan.
sa kabilang dako, isang masiyahin at mapagwalang bahalang diwata si Alonsina. Napalilipas niya ang panahon sa pagtitipon at pagpapalipad ng maliligayang kaisipan at damdamin. Isang araw, nagpaalam si Tungkong Langit kay Alonsina upang magsiyasat sa napansin niyang pagbabago sa daloy ng panahon. Matagal na nawala si Tungkong Langit sa kanilang tahanan at naghinala si Alonsina. Inutusan ng diwata ang simoy na sundan si Tungkong Langit. Nabatid ito, siyempre, ni Tungkong Langit at ipinagdamdam. Pagbalik sa tahanan, hinarap niya at pinangaralan si Alonsina. Bakit kailangan niyang gamitin ang simoy sa kanyang hindi magandang damdamin? Ano ang ipinaghihinala niya samantalang silang dalawa lamang ang nilikha sa sanlibutan? Tumaas ng tumaas ang tinig ni Tungkong Langit at sumama ang loob ni Alonsina. Walang kibong lumayas ang diwata sa kanilang tahanan. Hindi pinansin ni Tungkong Langit ang pag-alis ng kanyang asawa. Itinutok lamang niyang muli ang kanyang sarili sa mga tungkulin sa paligid. Ngunit hindi nagbalik si Alonsina. Naglakbay siya sa malayo. At wala pa rin si Alonsina pagkabalik niya sa tahanan. Nagsimulang mangulila ang bathala sa diwata. Pinagsisihan niya sa sarili ang pagtataas ng kanyang tinig. Hinanap-hanap niya ang matamis na pag-awit nito bago sila matulog. Ang malambing na pagkaway nito kapag siya ay umaalis. Ang mahigpit na yakap nito pagkatapos ng kanyang mga gawain. Natigib sa lumbay ang kanilang tahanan. Hindi natiis, ginalugad ni Tungkong Langit ang buong kalawakan. Ngunit naglaho at hindi niya mahanap si Alonsina. Isang araw, habang naglalakbay sa malayong rehiyon, naisip ni Tungkong Langit na lumikha ng isang malaking pinggan ng tubig upang salaminin ang kalangitan at baka doon lumitaw ang imahen ng asawa. Ang malaking pinggan ng tubig ang naging karagatan. Ngunit kailanmay hindi niya nasalamin si Alonsina. Tigib sa lumbay at tigatig na bumaba sa gitnang daigdig si Tungkong Langit. Nilikha ang kalupaan, tinamnan ng mga damo, sari-saring punong kahoy at iba't ibang halaman. Hindi pa nasiyahan, nilikha ang samot-saring mga hayop, ibon at isda. Ang sabi ng mga tagapanay, dulot ng matinding pighati ang ating daigdig. Hindi lang yon. Isinabog ni Tungkong Langit ang mga hiyas ng asawa sa pag-asang baka bumalik ito pag nakita sa kalangitan. Ang korona ni Alonsina ang naging araw, ang kanyang suklay ang naging buwan, at ang mga butil ng kwintas ang mga bituin.
nabigo si Tungkong Langit. Hanggang ngayon, naniniwala ang mga tagapanay na nakalugmok sa kanyang tahanan sa langit ang ating bathala. Kapag tumutulo ang luha niya, umuulan. Kaya sinasalok ng mga tagapanay ang unang ulan ng Mayo. At naniniwala rin sila na kapag kumulog ng malakas, tinig ni Tungkong Langit iyon, tumataghoy at tumatawag sa mahal na si Alunsina. Si Tungkong Langit at si Alunsina, muling isinalaysay ni Virgilio S. Almario.